Hi guys, welcome back to my channel. So ayan, magluluto na naman po tayo ng wonton mee soup. I-share ko lang po yung Chinese version ng wonton mee soup. Napakadali lang po nito. Ito po ay na-marinate ko na. So ito lang po yung mga ingredients niya. And then magpakulo po kayo ng mga buto-buto po ng mga manok o kahit na anong klaseng manok. Basta kasi kailangan po natin yung broth po doon. Kung wala naman po kayong manok, pwede naman pong clear water lang, lagyan lang ng oyster sauce yung tubig po. And then, ito rin po yung pan-wrap ng wonton mee soup. Nabibili lang po siya sa mga Chinese shop. Yan. Diyan po natin ilagay yung mince and yung noodles po ng wonton din. Doon lang din yan nabibili sa mga Chinese shop po. And then, kailangan din po natin ng tubig para pandikit po ng wrapper. So, ayan na po yung na-marinate natin. So, magbabalot na po tayo. Hindi naman po masyadong kailangan perfect talaga ang pagbalot. Basta ma-make sure lang natin na nakasealed yung meat sa loob para pag pinakuluan natin mamaya, hindi po siya sasabog. So, kung ano lang, kung nasa sa inyo po kung gaano karami yung ilalagay yung meat, basta po make sure na masisealed po siya ng maayos. Huwag yun na po masyadong gandahan. Akin nga po, hindi masyadong maganda yung pagka-seal ko. Basta, importante na dyan na sealed siya ng mabuti. Kasi, ipapakuluan pa natin siya mamaya, i-steam pa natin. So, ayan na po yan. Ganyan lang po, madali lang po. Simple lang naman po eh. Ayan. Napakadali lang nito guys. Kayang-kaya nyo po. And then, ito na po siya guys. Natapos ko na po lahat. And then, nagpakulo lang ako ng water na may oil and asin. Pwede ding walang asin, pero mas gusto ko maglagay ng asin. So, dyan po natin siya ilalagay. Papakuluan po natin siya. So, ganyan ang malalaman po natin pagluto na siya kasi lumulutang po siya tulad niya. Lumulutang na. And then, after po nun, yung noodles na rin, dyan na din natin pakuluan yung noodles. Iba-blanch lang natin siya para mawala yung harina niya. So, ayan po, four person lang po kasi eh. Apat na tao lang po ang kakain yan, kaya ganyan po. And then, isunod na po yung gulay. Kahit anong gulay po, pwede naman po eh. So, pechay kung tawagin sa atin. And then, ito na yung pinakuluan natin kanina. So, kumuha lang ako ng kaunting sabaw dito. And then, lagyan po natin ng flounder fish seasoning po. Kung wala po kayo nabibiling ganyan, okay lang po. And then, kasi optional lang naman po. Pero masarap po talaga ang lasa pagka mayroon po niyan. Kung wala kayo nabibili ng ganyan, so okay lang naman po kahit wag nyo nang lagyan. Nabibili din yan sa mga Chinese shop. And sesame oil, lagyan po natin ng sesame oil para dagdag aroma rin po. And yung nori cubes po, pag mayroon, yan po yung pag wala kayong fish flounder, yan po yung nori cubes na lang po ilagay nyo. And then, light sauce po, toyo, lagyan nyo rin po ng toyo at oyster sauce. Kung meron po kayong oyster sauce, pwede nyo pong lagyan. And paminta po. Then, patis, lagyan na po. Konti lang ilalagay kong patis kasi meron na akong nilagay na nori cubes. So, ayan po, pakuluan lang yon. And then, yan po yung kanina na naready ko na sa mangkok. Pwede naman po ilagay sa kaldero, isama ang noodles, pero mas prepared kong ilagay sa mangkok para hindi sipsipin ng noodles ang sabaw. So, apat na tao lang po ang kakain. So, yung wonton, nilagay ko po doon sa soup para masipsip din po niya yung lasa ng soup. And then, kailangan ng garnish, parsley and onion, spring. So, ayan lang po, toppings, di o, di ba po? Sobrang napakadali, kayang-kaya po ang budget. 180, pwede na po, means lang po ang kailangan at wonton. So, ayan na po yung finished product, sobrang sarap, sobrang sulit.
And that's all for today, guys. Thank you for watching.